ang tagal ko kasi hindi nakagawa ng aking ibablog dahil medyo busy po sa work. So ngayon, kauuwi ko lang. Kailangan ko mag-prepare ng aming uulamin ngayong gabi. Kasi usually po kasi ang nagpe-prepare nito si husband. Kasi mas magaling siyang magluto kesa sa akin. Ako kasi alam ko lang mga pinirito, mga nilaga. Yan, yung may mga sabaw-sabaw na madali lang iluto. Yun, yun lang ang aking mga expertise. Pero si husband kasi, mas magaling siyang magluto. But this time, ako ang magluluto kasi wala pa siya dahil busy pa siya sa trabaho niya. So, nauna akong umuwi. Usually kasi, ako yung, siya yung nauunang umuwi, tas ako. So, ngayon, ang i-ready ko, ang iluluto ko ay sayote. So, ito na mga kasulatans. Dahil ilang araw na kaming baboy at manok, syempre, kailangan naman healthy. So, kailangan alternate din yung pagkain ng gulay. Kaya naman naisipan kong bumili ng drum. Sayote po ito mga ka-super friends. Syempre, binalatan ko na lang. So, ang gagawin ko nga mamaya sa sayote ay igigisa ko lang siya. So, ang ingredients, eto po. So, kailangan i-chop nyo siya ng maliliit. Yan yung medyo manipis para madali siyang kainin. Ayan, tapos ito po yung isasahog ko. Ayan, kamatis, sibuyas, bawang. And ito, ayan, kung familiar kayo sa hibe, mga ka-super friends. Alam niyo ba yung hibe? Yan yung mga hipon na maliliit na pag sinabi niyo sa palengke or sa supermarket, eh, alam na nila yan, yung mga natitinda doon. Kasi yan po yung mga hipon na maliliit na dinray. So, napakasarap niyan, pampalasa. Siyempre, lalagyan ko rin nito. Yan. Mamacita's oyster sauce. Yan. Isa sa number one na pampalasa. At dahil wala akong baboy na isasahog, dahil na late na akong umuwi, lalagyan ko na lang siya ng, ayan, tiramisu. Corn beef po yan. Medyo nagmantika na lang kasi galing po siya sa ref. So, ayan yung pinakagagawin ko na lang na karne niyan. Kasi wala nga akong baboy. Pero, for sure, masarap yung kalalabasan niyan mamaya. At, tetermuhan ko ng, ayan, hindi po ako napapawala nito sa ref. So, kailangan may daing, ayan, terno. Para syempre, gulay at isda. So, abangan natin, abangan kung ano ang kalalabasan ng aking specialty for this night. Sarap. Parang ayaw mo ito mag-work.
Tira sa ref na pwede pang iluto, syempre iluto nyo na, huwag nyo patatagalin sa ref kasi pag sobrang matagal na sa ref, hindi na, nag-iiba na kasi yung lasa niya. So katulad ko, yung natirang corned beef, kaninang umaga lang yun. So syempre para hindi siya masayang, ayan na, hinalo ko dun sa aming inulam ngayon para makatipid. Actually, yung nagastos ko lang ngayon ay 55 pesos tatlong pirasong sayote kasi meron akong sibuyas, bawang, yun ang kainaman. Kaya pagka mag-iis na kayo sa ref para kung wala nang kuha, anytime magluluto kayo, naka-ready. So yun, di ba? Tipid tips! Kasi yung ulam namin for today, ngayong gabi, ayun nga, 55 pesos lang yung nagastos ko. Kaya nakatipid kami ng konti. Masustansya pa kasi gulay. Tapos, ang tinirno ko po ay daing. So, yung syempre, pag kami kakain kami ng mga maalat, madaming tubig lang ang kailangan niya.